nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakasuhan ng economic sabotage sa mga sangkot sa paglagda sa mga umano'y himatas na kontrata sa Maynila at Manila Water. Kami ang katipunan ng demokratikong Pilipino, ang KBP, ang bandido para sa kinabukasan. Tingin bayan sa 2020. Kapag pinutulan, bawagan si Digong sa numero 8888. Makinig kayo mabuti, ha? Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari niyong putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo sa public. Filipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynila, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito, wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang inan to. They are screwing us, and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamalaya, bilyon, nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ang putang ina ninyo. Hoy, hindi na panahon ng kachik. Leche kayo. Do not fuck with me, my friend. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment, ang putang ina niya, hanggang ngayon, mabago pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Leche kayo. Walang water treatment, sige kayo, kobra. Anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. May plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobelia. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong, makulong. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me. I will order the Air Forces to operate your order. Kasi, sundar, Tingo ko rin. Lang nararapat sa oligarko, ibalikan na ako nilang dapat sa mga tao. Tigil at simula, Enero 1-20-20. Pag pinutunan, sumbong mula kay Tete. Yung pisalaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon na nakakasa. Ilang taong na mayab sa laki ng tinatama. Sa nakahiga sa labi, sa pagsasampalin mo ko rin. Sa botahe, na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya, tuloy sa pamemerwisyo. Kung di ba na opposite, di ko di pa pansinin. Lalabas ka totoong ipiit ang salamin. Let's say kayo. Dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dating yung patawa-tawa, dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasareas sumihimas. Sigbayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Preso ang mga oligarko, ibalik tanda ang mga ninakaw sa tawo. Bondo, bayad, umpisa, iniro, ono, 20-20. Kapag pinuplang ka, isugid mo kay Duterte. Trilyong pisong halaga ang dang binusa. Kaabong mga kaso, makarong kanda, nakakasa. Kaabong dagkon yun, kabaho ang inagyan. Mga nakahubog sa kwarta, mga purilo. Hindi masaligan, ang dang sabotahe. Sanda nakabudlay, katong mga Pilipino. Huwag mga konsyensya, padayo ng perwisyo. Si Digong nakapungko, hindi maguwaro matuod na nag-ubra. Mga abusado, dapat mapundo. Pondo bayan, singgit ay Pilipino taong bayan. Mga oligarko, dapat sandarot pasakitan. Pondo bayan, pondo bayan, pondo bayan, ang tubihalin sa kalikasan. Pondo bayan, dumanin tanan, 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 tanan. Pondo bayan, pondo bayan, pondo
bayan. Kulong maunang bagay sa oligaryong atanan. Ibalik ang gitawat para sa mga katawan. Kulong ang pabayan sugod Enero 2020. Kung ikaw putulan nila sumbong kay Duterte. Yung pisong kantidad imbis ihatag ibursa. Patong-patong nga sala karon ang nakakasada. Ko ang gita masaan sa paglingkod pila katuoy gahigda sa salapin. Sa kadugay nga pagsalig sa botaheng pagkabudlay sa mga Pilipino. Walay konsensya gipadayon sa ato pagpurisyo. Huwag kapungko si Digong di na nila mapansin. Maguwas ka matauran gipiit ang salarin. Mga abusado nga labaw dapat mahunong malagot. Kamu na ang nakasala dapat kamu ang masukot. Dati sige mo katawa mauning katapusan. Sarya sige himas kay nabagsak mong tanan. Hunong bayad syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungang tangtanan. Hunong bayad hunong bayad syagit sa Pilipino taong bayad. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad tubig nagikan sa kalikasan. Magdungang tangtanan. Hunong bayad pisuhon ang nagakabagay sa oligarko. Ibalik ang mga kwarta naging kawat niya sa tao. Untat bayad umpisa Enero 1, 2020. Utang ka mo nila isugid lang sa kay Duterte. Sa trilyon ka piso kantidad nga inangagin bulsa. Dubli-dubli nga kaso ang ilang nga mangin karma. Pinakatuwid na baka nangit sa kwarta nga kinumpit sa mga tao. Mga tonto abusado pamerisyo. Wala baka mo naman dito sa inyo nga kinitaan. O di mo nga imo na kuha nyo paya nga gatasan. Gabi ka mo batasan, hindi mabatasan. Ang inyong gahis ang una malais the way to heaven. Pero subong mapasan o kasabay amen. Kay ara na si Digong wala sa makapugo. Oras na nga bukaw ng paminsalo nyo nga lipong. Pamati ang singgit sa katawan nga sigabong. Untat bayad singgit sa Pilipino nga katawan. Untat bayad mga oligarko dapat na hatulan. Untat bayad ang tubing halin sa kalikasan. Dululungan kita tanan isingit. Tigil bayad pinulgar na ang pangulo natin si Digong. Ang napilian ng mga oligarkong pugot. Ang siya lang ang at pag-asa na tutugon. Dito sa mga bugos na dapat nang makulong. Mga walang iya kayo mga walang pusugyahaman. Inaabuso kahinaan ng mga mayan. Asa ng pinapangako nyo ng magandang servisyo. Kunyo na nga, ginawa niyo bang negosyo. Pagrabi na, kaya dapat lang matingin na. Ang kasakin man yun na, ugat ng problema. Ang tubig ay buhay yan ang inyong tandaan. Ngunit itong oligarko, ginawa pang kabuhayan. Kaya ikaw, na nakikinig nito sa mga mandarambong, huwag ka nang magpauto. Imulat mo ang iyong mata, buksan mo ang isipan mo. Huwag na huwag kang matatakot, si Digong kakampi mo. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Habulin ko talaga kayo. Tigil bayan! Sa 2020! Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numerong 8888! Ang mapagpalayang araw po, Mindanao, Visayas, Luzon, at sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino
na nasa Ibayong Dagat. Ako po ay nagbibigay pugay sa inyong lahat at welcome po kayong lahat dito sa ating palatuntunang Sulong, Pilipinas. Ako po si RJ Javeriana Jr. at ngayon po ay ikapito ng Hulyo 2020. At ipagpapatuloy natin ang ating discussion ukol po dito sa napakainit na usapin na concession agreement. Ito ba ay isang negosasyon o kompromiso sapagkat sa kasalukuyan po ay nakatago sa publiko ang usapan sa pagitan ng Department of Justice sa paumuna po ni Secretary Menardo Guevara at ganun din po sa Department of Finance dito po sa mga kumpanya na mga pinagmumura dati ni Pangulong Rodrigo Duterte noong simula ng December 3, 2019 dahil hindi niya nagustuhan ang sinasabing paniningil ng mga kumpanya ng oligarkong Maynilad at Manila Water hinggil dun sa sinasabing usapin sa arbitration na naganap po sa Singapore na sinisingil na lagpas sa 10 bilyon ang Republika ng Pilipinas o ang ating gobyerno para pagbayarin ang mga water consumers dito po sa sinasabing resulta ng Singapore Permanent Court of Arbitration. Dahil po dyan ay ito ang isa sa kinagalit ng ating mahal na Pangulong Duterte sa usapin ng mga oligarko. Subalit nagbago po ang ihip ng hangin. Mukhang ang ating presidente ay simula nang siya ay nag-thank you sa kay Manny Pangilinan, nag-thank you po siya kay Ayala dahil daw doon sa mga tulong na ibinibigay ngayong panahon ng pandemya o COVID-19 at nasundan po ng sinasabing I apologize. Ano po? At dahil po dyan ay nabago po ang lahat. Ano po? Ang sinasabi dati ay meron pa nga siyang isang speech na sinasabing, o sige, military, take over. Ang sinasabi, take over yung public utilities dito sa tubig. Ano po? Dahil sa matinding mga anomalya at mga pandarambong na nangyari. Ano po? Subalit, nag-iba na nga po ang ihip ng hangin na ang ating presidente ngayon ay pumasok na sa isang negosasyon. Ano po? Dito sa mga dambuhalang kumpanya ng Maynilad at Manila Water. At ngayon po, ang ikalimang yugto ng ating usapin dito sa concession agreement, ano po, ipagpapatuloy po natin. Doon po sa ating huling napag-usapan nung part 4, ano po, ay nandun na po tayo sa bahagi ng mga ano ba mga obligasyon sa loob ng concession agreement simula 1997. Ano po? Para po dun sa mga hindi po nakahabol dito sa ating concession agreement, i-review nyo lang po yung part 1 hanggang part 4. Ano po? Para maintindihan nyo po yung historical background nitong concession agreement na ito. Dito pa rin po sa ating programa na Sulong Pilipinas. Ano po? Makikita nyo po yan dito sa Katipunan Channel. Kung hindi po kayo nagla-like, paki-like lang po itong Katipunan Channel para sa tuwing lalabas po ang inyong lingkod ay makikita nyo po yung mga nakaraang mga pahayag natin ukol dito po sa ating palatuntunan, lalong-lalo na dito sa concession agreement na ito. Dahil ngayong panahon na ito ay hirap na hirap po ang mga mamamayang Pilipino sa pagbabayad sa Maynilad, Manila Water, bigla na lang po tayong nagulat. Ano po, ngayong panahon ng pandemya ay nagulat tayo dito sa mga estimates na ito at yung iba ay naging triple, naging limang doble, yung mga singil sa tubig. Ganun din syempre sa singil sa kuryente. Ano po? At huwag natin kalilimutan na ang kumpanya po nagpapatakbo ng Maynilad at ang kumpanya nagpapatakbo ng Meralco ay isang kumpanya lamang. Ano po? Originally, ang mga kumpanya na ito ay nasa ilalim po ng kumpanya ng Benpress Holdings. Na kung saan yung Benpress Holdings, sila yung nagpapatakbo ng Meralco at ng Maynilad. Dati meron pa po silang mga bayantel. Ano po?
katulad ng investigasyon na nangyayari po ngayon dito sa Kamara de Representante ukol dito sa sinasabing pagbibigay ng kung dapat mambigyan sila ng prangkisa o hindi. Ito'y pagmamayari po ng mga Lopez noon. Ang Meralco, pinatatakbo ng mga Lopez yan, pero nung ito ay nagkaroon ng pagbebenta po dito sa kumpanya ng nila Manny Pangilinan, ano po, ay ito po yung tinatawag na ang kumpanya po nila ay Metro Pacific Investment Corporation, na kung saan ang mother company nila ay naka-base po doon sa Hong Kong, na pinatatakbo po ng isang Indonesian na business tycoon, no? Isang Indonesian oligarchs, ano po, na walang iba kundi si Anthony Salim. So ibig sabihin, ano po, lahat ng kita na na sinisingil ng Maynila dito sa atin ay napupunta sa doon po, no, sa mother company na isang dayuhan na pinapatakbo po ng majority shares nito ay itong si Anthony Salim, ano po. So going back doon sa mga Lopez, dati po ang Maynila ay pinatatakbo nga po ito ng Ben Press Holdings mula 1997, at ibinenta po ito sa pagitan ng mga 2004 hanggang 2006-2007. Nagkaroon sila ng negosasyon, ang pamilya Lopez, at inilipat nga po sa kumpanya ni Manny B. Pangilinan. At kasama rin po yung Meralco. Ano po, halos kasabay po ang Meralco nung ito ay inilipat at ibinenta ng mga Lopezes. Pero mga Lopez po, for your information, meron din po silang natirang mga negosyo sa Oriente. Nasa negosyo pa rin sila ng Oriente. Ano po? Ayan. So, dito po sa ating concession agreement, ay sinasabi po rito, no, bilang pagpapatuloy natin, ay may mga obligasyon po ang Maynila at Manila Water. Ano po? Dapat 100% water coverage sa kanilang zona sa loob ng 10 taon. Ano ba yung zona? Ito po yung sinasabing East Zone and West Zone. Halimbawa po, pag binanggit natin ang East Zone, ito po ay Makati, Mandaluyong, Pasig, Pateros, San Juan, kasama po dyan yung Marikina at ilang bahagi ng Quezon City. Pero majority ng Quezon City ay nasa bahagi po ng West Zone sa panunungkulan naman ng Maynilad. Ano po? Kadugtong po ng East Zone ay kasama po dyan yung San Juan. At ilang parte po, no, dito sa Rizal. Ano po? Halimbawa, yung Angono, yung Antipolo, bahagi po ng Manila Water yan. Yung Baras, itong Binangonan, Rizal, itong Cainta, Rizal, Cardona, Rizal, Hala-Hala, ano po, itong Morong, itong Pililla, itong Rodriguez, itong San Mateo, itong Tanay, at itong Teresa, ay bahagi po ng probinsya ng Rizal, na kung saan ay pinatatakbo po ng Manila Water. At lahat po ng mga natira, ito po ay bahagi na po ng West Zone na tinatawag, o yung West na zona sa ilalim po ng Maynilad. So, yan po yung distribution na nangyari, East Zone and West Zone. So, dapat yan ay 100% water coverage na simula 1997 hanggang 2007. So, ibig sabihin, lahat po ng bahay, lahat po ng mga residente, lahat po ng customer, ano po, ng Manila Water at Maynilad ay dapat po bago pa mag 1997 ay 100% na nabigyan ng tinatawag na water coverage. So ngayon po ay 2020, tanungin natin ang ating mga kapitbahay, ay meron na ho ba silang 100% water coverage? So ibig sabihin, meron na ba silang mga direktang mga kontador na nakadikit po sa kanilang, nandun po sa kanilang mga tahanan para sila ay merong serbisyo ng tubig? Ano po? Ayot sa gusto natin, ito po yung monopolyong negosyo na ginawa ng mga oligarko. Ano po? Kaya ngayon po ay ganyan ang ating kalagayan. So dapat 1997 tapos na. Kung hindi,
eh dapat ireklamo natin ito sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Ngayon po, yung ikalawa po, dapat po mula 1997 hanggang 2007, hindi sila dapat magpataw ng increase. Ano po? So, dapat i-review po yan ng Department of Justice at Department of Finance, lalong-lalo po ng MWSS, ano po? Eh, nagkaroon ba ng mga paggalaw sa presyo simula 1997 hanggang 2007? Malinaw po nagkaroon po ng mga paggalaw. So, ibig sabihin, dyan pa lamang po, meron na pong malinaw na violation dito sa item number 1 at item number 2 sa ilalim po ng concession agreement o sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng MWSS na kumakatawan sa gobyerno at sa pagitan po ng mga oligarko na Maynilad at Manila Water. Dito sa item number 1, number 2 pa lang, palpak na po. No, palpak na po. Ito, hindi na po pumasa. Itong Maynilad at itong Manila Water. Ano po? Ito ba ay tinignan ng Department of Justice na nakasalukuyang gumagawa po ng sinasabing bagong kontrata? Ano po? Hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung mga sinasabing onerous provisions. Ang sinasabi po ng inyong lingkod bilang Pangulo po ng Water for All Refund Movement at ang United Filipino Consumers and Commuters na meron pong malinaw na baylasyon ang mga oligarko na nakapagtataka bakit ang ating presidente ay sa panguna rin ng mga kanyang cabinet secretaries ay tuloy-tuloy ang kanilang negosasyon dito sa Maynila at Manila Water, samantalang kapag tinignan po, eh dito pa lamang po, eh babagsak na po itong mga oligarko sa item number 1, so 100% water coverage sa loob ng 10 taon dahil hindi sila nakapag-comply dyan, at number 2, hindi dapat sila magpataw ng additional increases within 10 years from 1997 to 2007. Pero hindi po naganap yon. Nagkaroon po ng mga pagtaas o paggalaw sa presyo ng tubig na sinasabing dapat ito ay abot kaya ng mga water consumers o customers ng Maynilad at Manila Water. So ang tanong, ano ang ginagawa ng mga pamunuan ng MWSS during that time from 1997 to 2007? Ito ba'y na-evaluate? Ito ba'y tinignan? Ano po? Ng ating gobyerno. Ano po? Malamang ito po hindi nila binusisi. Katulad po ngayon, eh mukhang hindi po nila tinitignan ang mga baylasyon na ito. Dahil nga, ang ating presidente ay nag-apologize na. So, ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Okay lang ba na ganituhin tayo ng mga oligarko na ito samantalang sila ay meron ng baylasyon dito sa agreement na ito? Ano po? At ikatlo po, dapat 24 hours po ang supply ng tubig. Ulitin ko po, dapat 24 oras ang supply ng tubig ng Maynilad at Manila Water, no, sa loob, no, ng 3 taon. Ayan, at sumunod sa standards na itinakda ng Department of Health. Mula 1997, 98, 99, sabihin na natin hanggang 2000, year 2000, 1997 to year 2000, naging 24 hours ba ang supply ng tubig noong mga panahon na yan? Dapat, tignan yan sa record. Ano po? Dahil yan po ay nakalista naman, may record po ang MWSS, eh, yan po ay dapat binubusisi ng Department of Justice. Ano po? Hindi yung legalidad na aspeto lamang, kung hindi, dapat tignan ng ating Department of Justice, lalong-lalo ng Department of Finance, kung may violation sila dito sa 3 years grace period na dapat ay 24 hours ang supply ng tubig. Ano po? Ito po ay malinaw na hindi nila natupad at ito ay may violation. At yung sinasabi po, dapat sumusunod sila sa standard ng Department of Health. Tanungin din natin, kayo po ba sa kasalukuyang oras, ngayong 2020, umiinom po ba kayo ng tubig mula sa gripo? O ilang porsyento ng customer ng Maynila at customer ng Manila Water na umiinom sa gripo na isinusupply nilang tubig? Karamihan po sa atin ay bumibili ng tubig sa mga water stations para mainom.
karamihan po ng mga bahay dito sa Kalakhang Maynila, kasama po yung ilang bayan ng Cavite, ng Rizal, ay umiinom po, no? Bumibili po sila ng mas mahal, di hamak na mas mahal. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, hindi ho duda po ang mga water consumers dito sa tubig na lumalabas sa mga gripo na siniservisyo ng Maynila at Manila Water. E samantalang po nung panahon po ng gobyerno nagpapatakbo nito, naalala ko po nung bata ako, e pagkatapos ko pong mag-jogging o pagkatapos ko pong mag-basketball, direkta po sa gripo, e pwede ko pong inumin ng tubig at malinamnam po ang lasa ano po ng tubig. E ngayon po, e duda po ang karamihan ng mga water consumers ano po dito po sa National Capital Region, kasama rin po ang Cavite at Rizal, na may problema po sa pag-inom ng tubig. So, malamang ang tanong, ginagawa ba ng Department of Health na ma-check itong standards na sinasabi na dapat na sila ay mag-comply? Ito ba'y tinignan din ng Department of Justice ngayon? Tinignan ba ito ni Secretary Dominguez ng Department of Finance at ni Secretary Minardo Guevara habang sila ay nakikipag-usap, habang sila ay nakikipag-negosasyon dito sa mga oligarko, ano po, sa kasalukuyan, ano po? So, at ikaapat, ano po? Ikaapat na isa po sa napakahalaga, no? Yung tinatawag na kinakailangan sa kontrata na ito, ng concession agreement, dapat magtatag ng tinatawag na waste water program. Waste water program. Para po sa ikabubuti ng kalusugan ng publiko, itong waste water program. At kalagayang pangkapaligiran. So, ibig sabihin yung environmental, ano po? Kalagayang pangkapaligiran. Na kinakailangan po, 8% ay nasa katuparan na nila sa kanilang zona sa loob ng 25 taon. So ano po ba nakasaad dun sa concession agreement? Sa pagitan po ng Department of Public Works at MWSS at nitong sa pamumuno po ng MWSS na si noong 1997 ang pumasok niya sa negosasyon na yan ay si Secretary Virgilio Bihilar. Ano po? Kung hindi ako nagkakamali, ito si Secretary Bihilar. Ano po? Ang pumirma diyan sa kontrata na yan. Ano po? At mga opisyalis ng MWSS para ma-private, magkaroon ng privatization. Mula 1997 hanggang taong 2022 po. Hanggang taong 2022, sinasabi po doon sa kontrata ay dapat 80% na po na tapos ang tinatawag na sewerage and sanitation facilities. Ngayon po ay 2020, July 7, 2020. Kamusta na po kaya itong mga sinasabing sewerage and sanitation projects na dapat 80% na po ang natapos bago matapos itong year 2022 na February? Dahil dyan po matatapos ang 25 taong kontrata ng Maynila at Manila Water. Ngayon po ay 23 years na ng kontrata. 2 taon na lang po, halos kasabay ng pagbaba ni Pangulong Rodrigo Duterte, na una lang po ito matatapos ang kontrata na ito sa pagitan ng Maynila at Manila Water. Kamusta na ba yung bilyong-bilyong piso na kinolekta sa atin ng Maynila at Manila Water, ang kinolekta sa atin ng mga oligarkong Ayala, yung magkakapatid na yan. Itong mga kumpanya ng mga konsunhis na partner po nila sa Maynila, sa pangunguna po ng nila Manny B. Pangilinan. Kamusta na po ba yung sinasabing 20% environmental charges na siningil po sa atin in advance? In advance po ah, which is a clear violation din po ng concession agreement. Dapat po yan, prudently incurred and tested for efficacy. Ano po ibig sabihin ng prudently incurred and tested for efficacy?
Sa simpleng termino, wala pong programa o proyekto na dapat na magawa hanggat hindi ito ay natitest bago singilin sa ating publiko. Dapat ito ay nakita, na-check, napag-aralan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Dapat ang mga programang ito, bago pa ito malikha, ay nagawa na, ano po, o ang unang nagkapital nito ay ang mga oligarko at hindi po tayong mga water consumers. Pero lumalabas po, ginugoyo tayo ng mismong MWSS Regulatory Office at ng MWSS Board of Trustees. Dahil advance na kumukolekta kahit wala po yung project. Ngayon, i-evaluate po natin. Itong sinasabing wastewater treatment plant at yung sewerage system nitong Maynilad at Manila Water. Evaluate po natin. Tingnan po natin. Dapat yan, 80% tapos na po bago po mag-year 2022. 80%. Alam nyo po, yan po yung isang nakalulungkot na katotohanan dito sa usapin na ito. Ito ba'y kasama sa bago pumasok, sa bagong agreement ang Department of Justice at Department of Finance? Na alam nyo po ba, na gusto pang konsultahin o kinonsulta ng Department of Justice ang Asian Development Bank, mga consultant ng Asian Development Bank. Ano po? Yan ay isa sa mga pag-uusapan natin sa ating part 6. Ano po? Yung usapin ng Asian Development Bank at yung mga programa dito sa sewerage and sanitation. Ano-ano ba mga programa ito na siningil sa atin in advance? Ano po? Ng mga konsesyonaryo ng Maynilad at Manila Water. At tinignan ba ng Department of Justice? Ngayon papasok na naman sila sa bagong kontrata. Alam nyo po, meron bang franchise ang Maynilad o Manila Water? Sa aming pagka-research po, wala naman pong franchise ang Maynilad at Manila Water. So bakit piniyagan itong privatization na ito? Ito po ay sa pamamagitan lamang ng isang executive order ni Pangulong Fidel B. Ramos na kanyang pinirmahan noong December 6, 1995 na ito po ay Executive Order Number 286. Ayan po. Executive Order 286 at Executive Order 311. Dalawang executive order lang po ni Fidel B. Ramos. Hindi po pwede yun. Illegal po yun. Yung magbigay ka ng prangkisa para dyan sa privatization na yan. Nang wala po, nabasbas ang ating kongreso. Yan po yung aming paninindigan at pananaw sa usapin nito. Eh bakit po sa loob ng 23 years, nagkaroon ng ganitong klaseng kontrata nang wala namang basbas ng ating kongreso? Nang wala silang kontrata, wala pong maipapakita dahil wala namang pong ibinigay ang Kongreso ng Republika ng Pilipinas para magkaroon po ng tinatawag na franchise ang Maynilad at Manila Water. Ngayon po ay 23 years na. At don't forget, noong year 2009 and 2010, ito po ay na-extend ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng additional 15 years hanggang 2037. In-extend po niya yung kontrata nang hindi rin po in-evaluate ng gobyerno ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong mga panahon na yon, dito sa mga sinasabi ko pong mga obligasyon sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng MWSS Maynilad Manila Water. Tulad ng kamaliang ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo noon, ay ginagawa rin po ngayon ito ng gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ang masaklap, tulad po ng extension na binigay ni Gloria Macapagal Arroyo, bigla na lang po nagulat ang buong publiko na nabigyan sila ng extension ng additional 15 years. Buti na lamang, noong December 2019, ay binawi na po ito ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Pero ang tanong,
Dahil ngayon pumapasok ang ating gobyerno ngayon sa bagong kontrata, ibibigyan ba nila ng extension ito uli? Ano ba ito? Laban o bawi? Tapos nakatago pa sa publiko? Hindi nga natin alam kung ano ang laman ng kasunduan ng mga pinag-uusapan nila. Mismo po, ang kasalukuyang hepe ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na si Emmanuel Salamat ay sumulat siya sa Department of Justice, no, ng mga kopya dito sa nilalaman ng sinasabing amended concession agreement. Nakapagtataka, ang pangunahing ahensya na nakipaglagda sa kontrata ay hindi ho kasama sa negosasyon. Bakit po hihingi ng kopya itong si Administrator, Chairman Administrator Salamat, ano po, si Chairman Salamat ng MWSS, dito sa kumpanya at dito sa Department of Justice, ba't sila hingi ng kopya? Hindi po ba dapat sila ipangunahing grupo, pangunahing ahensya na tututok dito kung magkakaroon po ng mga pag-amyenda? Dahil ang MWSS ang nakakaalam ng historical background at lahat ng data at lahat po ng violation na mga kumpanya na ito ng Maynila at Manila Water. Bakit tila humihingi ng kopya itong si Chairman Salamat ng MWSS sa DOJ ng bagong kopya ng concession agreement na sila-sila lamang nag-uusap? At ito po, sa aming suspecha, ay minamadali po ito ngayon. At anytime, pwede pong ilabas ang concession agreement na yan nang wala pong partisipasyon ang mga biktimang water consumers. Kami po na mga naghapla sa aming organisasyon ng Water for All Repan Movement o WARM, eh hindi ko kasama rito sa usapin na ito. Hindi ko tayo nakonsulta. Kahit po alam, no? Imposible, hindi ko nila alam. Ito po, kasong plunder, kasong pandarambong. Bago pa po nagmumura si Pangulong Rodrigo Duterte, tayo po ay nagsampa noong March 5, 2014, alas 2:20 ng hapon, dun po sa ombudsman, sa kasong pandarambong. Sino po yung mga kinasuhan natin dito? Babasahin ko lang po. No, may oras pa ba tayo? Babasahin ko na po. No? Ito po, Gerardo Esquivel. Ayan, kasama po yan sa plunder and violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ano po? O kakasong pandarambong. Ayan. Si Ramon Alikpala. Ngayon po, parang consultant po ito ng Asian Development Bank. Sa part 6, didiscuss po natin to. Oscar Garcia, Orlando Andrade, si Agnes de Penadera, yung chairperson ngayon ng ERC, ng Energy Regulatory Commission, nandun naman sa ERC ngayon. Ito'y kasama sa sinampahan namin ng kaso. Ano po? Kami po'y hindi nagsasalita. Kami po'y gumagalaw. Hindi po katulad nitong tulad ni spokesperson na sinasabing maghahabla raw. Ngayon hanggang ngayon, wala silang hinabla. Hindi sila nagdemanda. Sila'y nakikipag-negosasyon. So ano yung ibig sabihin nito? Ito po ba'y pagtataksil sa ating mga water consumers? Saan ba tayo dadali ng gobyernong ito? At ano bang iulat nila sa State of the Nation address ng ating presidente? Ano ba ang ilalabas nila sa bagong kontrata nito? Hindi naman kasama ang mayigit sa 22 milyong mga water consumers o customers ng Maynila at Manila Water. Sino pa po? Ito po, si Teresita Habitan, Alfredo Reyes, si Omri Gutierrez, Ferdinand Mahusay, si J.D. Castro, Alberto Agra. Ito po, yung Attorney Agra. No? Kasama po dito si Lorenzo Sulay, si Elpidio Vega, Diosdado Aliado, Virgilio Angelo, Alberto Balingit, Aurora Arnaez, Bobby Clopas, Angelito Poloso, Isaias Bongar Jr., at yung mga opisyales at miyembro po ng Board of Trustees sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Kasama rin po rito yung nasa regulatory office. Ano po? Sila, dati po sila Randolph Sakay, Emmanuel Pable, Angel Efren J. Agustin, Manuel P. Quizon, ito po yung dating chairman, si Gudelio Rivera, Melchor Acosta,
Lahat po ito, yung mga regulatory office, ano po, noong mga panahon na yan, sila po yung MWSS RO members. Kasama po rito, ito po, yung mga nasa pribadong kumpanya. Victorico Vargas, Rogelio Singson, yung dating secretary, panahon po ni Pangulong Aquino, Noynoy Aquino. Si Manny Pangilinan, si Jose Maria Lim, Isidro Consunhi, Herbert Consunhi, George Consunhi, Randolph Estrallado, ayan, Augusto Paliso, Lourdes Maribic Punsalan Espiritu, lahat po ito ay yung mga nasa pamunuan ng Maynilad. Ano po? At sa kabila naman po ng Manila Water, si Gerardo Oblasa, si Jose Rene Almendras, dati rin pong malapit na pinuno ng ni Pinoy. Ano po? Naging cabinet to the secretary, naging Department of Foreign Affairs ba ito? Ano po? At iba pa mga posisyon. Si Fernando, si Antonio Aquino, ayan po, kasama rito. Si Fernando Sobel de Ayala, Augusto, Jaime Augusto Sobel de Ayala, Delphine Lazaro, Keichi Asay, John Eric T. Francia, si Simon Gardiner, Ricardo Nicanor Jacinto, ayan po, ano po? Luis Juan Oreta, Virgilio Rivera Jr., Ferdinand de la Cruz, Ruel Maranan, Yodido Carpio, Abelardo Basilio, Maria Victoria Sugapong, Virgilio Rivera Jr., Loida S. Dino, ano po? At ito po yung sa Manila Water at mga iba pa. Ayan po, ito po yung mga kinasuhan natin ng pangkasong pandarambong. Ayan po. Meron pa pong mga ibang kaso. Ano po, hindi lang po ito. So, hindi po presidente si Pangulong Rodrigo Duterte ay dala-dala na po natin ang usapin na ito, ang laban na ito. So, wag po natin bibitawan ito sapagkat karapatan po natin mga water consumers, no, na malaman ng katotohanan at obligasyon po ng ating gobyerno na pagsilbihan ng buong katapatan ang kanyang mga mamamayan. Lalong-lalo na kapag ang mga opisyalis ng gobyerno at mga pribadong kumpanya ay nagsasabuatan. Kaya sinabi namin dito sa kasong ito, ito po ay malinaw na pandarambong, no? Particular dun sa dalawang issue. Ito po yung Laiban Dam at yung tinatawag na 15 cubic meter per second, ano po, na unimplemented project. Na isang violation, malinaw na violation sa ating mga water consumers. Kaya nagtataka kami, bakit nakikipagnegosasyon ang gobyernong PRRD? Ano po? Etong sila Secretary Menardo de Guevara, etong sila Secretary Dominguez, dito sa mga kumpanya nito, isang damukal naman ang violation. Ang dapat dyan ay wala ng negosasyon. Ang dapat po dyan ay isa publiko na ang serbisyo ng tubig. At ngayong panahon ng pandemiko, panahon ng COVID-19, dapat libre muna ang singil ng Maynila at Manila Water. Dapat tigil bayad muna tayo dito sa Maynila at Manila Water habang hindi pa po natatapos sa mga kasong ito at hindi po nalilinawan bukod sa issue ng pandemiko. Hindi tayo pwedeng singilin na mali-mali ang komputasyon at maraming violation sa atin. Lalong-lalo na ngayong panahon ng krisis na walang kwarta, walang pera ang mga water consumer, si tatay, si nanay, ano, si ate, si kuya, si tito, si tita, si lolo, si lola. Walang pambayad kay Maynilad, kay Manila Water. Samantalang napakadami po na mga unimplemented projects, overbilling, ano po, etc., etc., etc. Ito ba hindi nakikita ang violation ng DOJ? Ngayon po ay ulitin ko po sa darating na part 6, itutuloy natin itong sa Asian Development Bank at dito sa issue ng 20% environmental charges. Ano-ano mga proyekto ito? Tutukuyin po natin. Ano po? Itong mga advanced collections na ito. Ano po? Thank you, Ginoong Ras Mendoza. Magandang mga totoong idol ng bayan. Thank you po, Ras. Krim Basri, ang totoong talakayan ng bayan at totoong nagmamahal sa bayan. KDP, mabuhay. Mabuhay ka, Krim. Betchay, good afternoon po, Sir RJ. Salamat at patuloy sa pagpapahayag ng totoong impormasyon na nangyari sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka din, Bet. Alfredo Oridina, hello, Alfredo. Alfredo, review reset through up every 4 years. Nagawa ba? Okay.
yung approved provisional rate increase in ipinatupad, refund of corp income tax shouldered by consumers na refund ba? CAPEX, capital expenditure financed by consumers na isauli ba? Meralco Foundation Consumer Fund na account ba? 200 billion Supreme Court decision sa 2019 for refund. Alam ko po yun. Okay, 200 billion Supreme Court decision 2019 for refund na ibalik ba? Hindi. No? 1986 asset transfer sa Lopez na account ba? Equipment, etc. Overpriced, malampaya fund for energy exploration expansion ibinigay sa inyo para bumaba daw ang rate. Tama ba? Mali po yan. Mga ungas, hidid na oligarko. Tama. Mga ungas talaga yung mga yan. Government can run and manage public utilities without these greedy oligarchs using same setup and employees and without value-added tax. Tama ka pa dyan. Ano po? Ginoong Alfredo Ordina. Their bill for month of May, sky high. Actually, hindi lang 3 times. Yung iba nagsasabi 5 times compared to March and April. Please include as relief amelioration, no cash from government. Tigil bayad for 3 months. March, April, May, Meralco billing. Actually po, hindi. Baka lumagpas pa tayong ng May, pwede pa pong June. Dahil wala pa pong mga hanap buhay ang karamihan mga nanay at tatay natin. Tama ka dyan, Ginoong Alfredo Redina. Mabuhay ka. Rafilin Kawen Bigma. Hello sir, God bless. Ana Centenara Distort. Ikalat po natin ito para malaman din ng iba. Thank you Ana, mabuhay ka. Meiji Kayas Nohara. Hello po Sir RJ. Hello po. Ay, ito, isa po sa leader ng Water for All Refund Movement, si Ernesto Javier. Ano po, kasama po natin yan na nagsampa ng kasong ito. At kasama rin po sa Supreme Court itong si Ka Ernie Javier. Kahit po may sakit na si Ka Ernie Javier, ano po, ay siya'y patuloy na lumalaban at nakikiisa po sa atin. Mabuhay ka, Ka Ernie. Ano po, God bless at ingatan mo lagi ang iyong sarili. Ras Mendoza, the lawmakers are mostly lawbreaker. Instead, they are the first one abiding the law that they've made. Sad to say. Tama, Ras Mendoza. Maraming salamat. Ano po? Tabayanan niyo po ang susunod na programa, ang talakayang bayan. Kasama ko po si Professor Toti Casino at si Professor Butch Valdez dito po sa Katipunan Channel. Ilang minuto lamang po ay antabayanan niyo po. At kami ay babalik ngayon pong alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi, no? 8 to 9:30 p.m. Philippine time. Ano po? So ihanda niyo na po ang inyong mga panonood po dito sa Talakayang Bayan. Tiyak po kayo ay masisihan dahil ang pag-uusap natin ay part 6 na yata tayo, no? Part 6 na tayo nung tinatawag na sana nasa SONA. Ano po? Muli, ako po si Ka RJ Abiliana Jr., Pangulo ng Water for All Refund Movement at United Filipino Consumers and Commuters. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ano po? At darating ang panahon na ang tayong mga inaapi sa lipunan ito ay siya namang magkakaroon ng hustisya na matagal nating hinihingi sa ating inang bayan. Mabuhay po kayong lahat. Sulong, Pilipinas!